Kumusta mga brad? Noong unang panahon, panahon pa ng mga hapon, or panahon ng mga lolo natin, hindi pa uso ang Instagram, hindi pa uso ang Facebook, hindi pa uso ang TikTok, kaya konti lang yung magaganda. Siguro minsan naisip nyo, boring yung panahon nila. Eh kasi nga, hindi pa ganun ka-develop, hindi pa ganun ka-high-tech, or hindi pa ganun ka-advance yung technology nila. Wala pa mga cellphone, wala pa mga ganong gadget. As in, totally ibang-iba yung panahon nila sa panahon natin ngayon. Kaya naisip ko, noong mga panahon nila, ano kaya yung palagi nilang ginagawa? Sa panahon kasi natin ngayon, yung tao makikita mo, kung hindi nag-Facebook, nag-TikTok. Kung hindi nag-TikTok, nag-ML. Kung hindi nag-ML, nanood ng Cornhub. Kaya ang tanong, masaya din ba nung mga panahon nila? Bakit ikulong nyo? Basta may chin. Okay lang. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, doon nga po sa tanong na kung masaya ba yung panahon nila. Sa tingin ko naman, oo, masaya din yung panahon nila. Simple pero matindi. Matindi sila magbigay ng halaga, mapatao man o bagay. Sabi ng lola ko, pag nangamusta daw yung mga kamag-anak nila na taga-ibang lugar, grabe, sobrang saya na daw nila. Abot langit daw yung saya pag nagkamustahan na. Pero sa panahon ngayon, pag yung kamag-anak mo nangamusta, matakot ka na. Kasunod ng kamusta, pautang. Ito pa malupit. Pag wala kang pera, wala kang kamag-anak. Pag marami ka ng pera, marami ka na rin kamag-anak. So bakit ko nga ba nabanggit yung panahon ng mga lolo natin? Eh kasi yung motor na pag-uusapan natin ngayon, halos kaedad din or naabutan ng mga lolo natin. Kahit pustaan, ni lahat ng tao alam ang motor na ito. Eh kasi nga, sinauna, makaluma, pero nakakatuwa. Opo, nakakatuwa. Nakakatuwang isipin na mula noon at mapahanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Yes po, kasi mapahanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung production niya. At ang motor nga po natin tukoy ko lang iba kundi ang motor na pinagmamalaki ng Honda, ang kanilang Honda Monkey. So nang tingin, hindi mo akalain na meron palang ganitong motor noong mga unang panahon. Sino ba naman kasi mag-akala na meron palang parang mini scrambler noong panahon ng mga lolo natin? Pero noong mga panahon na yon, 1960s, hindi naman talaga Honda Monkey ang pangalan niya, kundi Honda Z. At ang mga unang nilabas nga po na Honda Z ay nasa 50cc pa lamang. At ganito din yung itsura niya. At habang umuusad ang panahon, nagkaroon din siya ng iba't ibang version. May pagbabago sa itsura, may pagbabago sa makina, at naging ganito na nga siya. Naging Honda Monkey 125cc. So bakit nga ba naging Honda Monkey yung dating Honda Z? Ganito yan mga brad. Ayon nga po sa mga kwento-kwento, kapag nakasakay na doon yung mga tao sa motor na ito, habang tumatakbo, para doon silang unggoy kung titingnan sa malayuan. Hindi na ako magtataka kung balang araw magkakaroon ng Honda Crocodile 150 at alam niyo na kung sinong nakasakay doon. Sa totoo lang, nakakatuwa din talaga yung ginagawa ni Honda. Binabalik nila yung mga dating motor. Oo nga pala, koreksyon ng motor na ito, hindi naman talaga straight 1960s to 2023 nagkaroon ng produksyon. Nahinto din sila ng ilang taon dahil sa mga bagong regulation. Pero sabi nga nila, ang isang alamat hindi namamatay. Kaya pagkalipas ng ilang taon, nagbalik din siya. At ngayong 2023, may bago na namang silang entry. Ito nga po ay ang Honda Monkey 125cc 2023 model. Unlike nga po doon sa mga previous model, sobrang kakaiba na rin talaga ang motor na ito. Kumbaga, upgraded na. Siguro sa mga oras na ito, sinasabi mo na sa sarili mo, bibili ako. Bibili ako tatlo. Isa pang pamalengke, isa pang galagala, at isa pang service sa trabaho. Ah, excited much. Pero bago ka ma-excite, patapusin mo muna itong video para may idea ka sa presyo. Ewan ko lang talaga sa'yo. Pero bagong lahat, commercial muna tayo. Ang bagay ito ay atid sa atin ng Melty ni Aling Bebe. Kakalapag pa lang, mapapatili ka na. Oops, bawal judgmental, sago lang yan. At dahil dyan, pag-usapan na po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano na nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Monkey 125cc 2023 model na mayroong 124.9 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-program fuel injected, kaso lang, ito po ay naka-air-cooled pa din. Panis yun sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.3 horsepower at 6,750 RPM, 11 Nm of torque at 5,500 RPM. At base nga po sa mga tao nag-top speed sa motor na ito, ito daw po ay kanyang tumakbo sa bilis ng 96 kilometer per hour. Huh? Siyempre, nasa ibang bansa pa kasi siya. Pero kapag dinala na sa Pilipinas, panigurado aabot ng 120 kph yan. Siyempre, ibang usapan na.
kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tanki ay kayang magarga ng 5.6 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 60 to 65 kilometers per liter. Matipid? Talagang matipid. Honda yan eh. Ang suko na kanyang gulong 120x80x12 sa harap at 130x80x12 naman sa likuran. At press na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap, disc brake sa likuran, at ang malupit pa dito, meron po siyang ABS. Pero sa harap ang bahagi lang. Ang kanyang seat height ay may taas sa 775mm at 275mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta na nga po tayo sa iba pa niya mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po lahat. Ang kanyang gauge panel, naka-digital. Hindi man siya naka-keyless, pero meron po siyang answer box system. Yun yung pag pininot mo yung susi mo, tutunog yung motor mo. Wait, wait! At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harap ang bagi nga po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Nahin nga po sa mga tao na gamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagay ng istalyon. At kitang kita naman mga brad, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating red horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng... Wala po siyang kargahan ng red horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito po ay nagkakalaga ng 4,249 US dollars. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 230,000 pesos. Ano brad? Isip-isip. Pero syempre meron din namang Honda Monkey dito sa Pilipinas, yung mga second hand na mga old model. Kung namamahalan ka doon sa 230,000, baka sakala ito afford mo na to. May 255,000, may 180,000, may 280,000, at meron ding 160,000. Ano brad? Bibili ka ba tatlo? So ang ganito na lang muna mga brad, kung may gusto kang sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video nito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari na shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shout nga pala kay John sa Pungan Online. Mga brad, pasuporta naman. Shoutout kita ng Vincent Sandigan. At pati na rin kay Christine Pagran. Shoutout kay Brian Kapaw. Shoutout kay Nils Kilat. Shoutout kay Jonathan Orgel. Shoutout kay Arvin Dagani. At pati na rin sa mga taga Radyo Trompeta Butuan. Shoutout kay Jeroni Sumile. Shoutout kay Sensen. Shoutout kay Arjun Casil. Shoutout kay Jun Las Marias. Shoutout kay Landersford. Shoutout kay Mark Luis Mapalo. Shoutout kay Jenny Kahandab. Shoutout kay Jovi Cadeveda. At pati na rin kay Bus Ayan. Shoutout kay Jimmy Manungsong. At pati na rin sa mahal niyang si Aina. Shoutout kay Rojime Isulan. Shoutout kay Jumari Bulan. Shoutout kay Rich Paul Borja. Shoutout kay Adan Corminal. Shoutout kay Lars Vlog 21. Shoutout kay Alan Domingo. Shoutout kay Bro Wills John. Shoutout sa family di Luna sa Batangas. Happy anniversary po. Shoutout kay JC Tirimocha. At pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na si Myra. Shoutout kay Randy Agustino. Shoutout kay Jerome Jimenez. Shoutout kay Nini Bansagales. Shoutout kay JV Joshua de la Vega. Shoutout kay PJ Manzo. Shoutout kay Gerald Torres.
Shoutout kay Jason Garcia at pati na rin sa asawa niya si Cecil at sa anak nilang si JC at CJ. Shoutout kay Franz Ferrell. Shoutout kay Noel Julosa. Shoutout kay si Dave Garcia Piruelo. So hanggang dito na lang muna mga brad at muli, ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive kay bye.